Isang dating pag-ibig na gustong manumbalik o isang bagong prospekto para sa puso? Mga kapatid, may mga taong pipiliin ang pangalawa. Dahil para sa kanila, ang isang bagong relasyon ay parang pagpasok sa isang bagong karanasan. Paglalakbay sa kakaibang destinasyon. Isang bagong pakikipagsapalaran. Kung maganda o masaklap naman ang kalalabasan, ay ibang usapan yan. Hindi nila aaminin, pero ang kawalan ng katiyakan sa mangyayari ay bahagi ng thrill sa pagpasok dito. Ito yung mga taong mahilig mag-bungee jumping, malamang, o umakyat ng bundok, o tumaya sa kasino. May iba naman na umiiwas sa posibleng panganib na hatid ng estranghero. Sila rin yung mga walang kahilig-hilig umakyat sa mga bundok at sumabit sa mga bangin. Ang mga taong ito ay lugar sa kung saan sila ligtas at sigurado. Kaya pipiliin nila malamang yung pamilyar na sa kanila. Pero may dalaring patibong ang balikan ang dating kasintahan. Dahil may dahilan din kung bakit nagtapos ang kanilang unang ugnayan. Ganyan, mga kapatid, ang kailangang pagpilian ng bida sa kwento natin ngayon. Dating asawa o bagong kasintahan? Alam ko ang sasabihin ninyo ay, tuka na lang sa bago, ano? Pero dapat nating malaman, may konting mga komplikasyon. Si Sara de la Cruz ay nakatira sa Ontario, Canada. At alam natin kung gaano kahirap mabuhay mag-isa sa ibang bayan. At higit sa lahat, yung nagpapalaki ka pa ng anak na walang kasama. Hello, Pierre! Kumusta na ang anak natin? Ayos naman si Luke. Kasama ko ngayon ang anak natin. Kausapin mo? Teka. Luke! Luke, anak! Halika dito! Kausapin mo si Mami! Mami! How are you, Luke? Balita ko may snow ngayon dyan, ah. Yes, Mami! We're not able to go because it's so cold outside. Mami, I miss you. Same here, anak. Mami, kailan po mo kayo susunod dito? Malapit na, anak. Kapag naayos lang yung mga papeles at visa ko, makakapunta na rin ako dyan para madalaw ka. Mami, di na po ba kayo magkakabalikan pa ni Daddy? Luke, anak, mas masaya kami ni Daddy mo as friends. Maiintindihan mo rin ang lahat kapag lumaki ka na. Hmm? At saka malapit ng ikasalang daddy mo. Kaya ikaw, huwag mong kakalimutan yung bilin sa'yo ni Mommy na palaging magpapakabait, lalo na sa magiging stepmom mo. Okay? Yes, Mommy. Mommy, I love you. I love you din, anak. Next time, miss, tumingin ka sa dinadaanan mo. Hindi ka kasi nag-iingat, eh. Ha? For your information, ikaw ang bumangga sa akin, hindi ako. Wait, so ako pa ngayon ang binabaliktad mo? Wow, ha? Imbis na humingi ka na sorry. Alam mo, mister, humble naman ako. Magsasorry naman sana ako sa'yo, kaso ikaw, napaka-arugante mo. Oh, come on. Luke, who's talking? You know what? Nonsense nang makipagtalo pa sa'yo. Diyan ka na. Napaka-ungentleman mo. Na ang Canadian visa ko. Finally, magkakasama na kami ng anak ko. Thank you, Lord. Thank you po. Ano ba? Di ka nag-iingat? Ikaw na naman? Oo. At sa pagkakataon to, ikaw na talaga may kasalanan. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo, eh. Okay. Kasalanan ko na. Sorry. Pero yung kanina, ikaw yon. Ikaw talaga may kasalanan nun. Mister! Hindi mo yata alam kung paano sabihin ang salitang sorry, no?
Kung magsasorry ka, dapat bukal sa kalooban mo. Dapat humble ka, hindi yung ganyan. Alam ko yan. Huwag mo akong turuan, miss. Eh kung ganun pala eh, bakit ka ganyan? You know what? Dapat turuan ka ng good manners. Nakaka-turn off ka. Teka, hulaan ko. Kaya ka ba nandito sa Canadian Embassy? Eh para mag-apply ng immigration visa? It's none of your business, sir. Naku. Magsasabog ka lang ng lagim dun sa Canada eh. Wow! Nahiya naman ako dyan sa balat mo. You know what? I'm a Canadian citizen. This is why I have a huge concern about you going to my country. Hindi nga. Canadian citizen ka na. Sus! Then it's up to you kung ayaw mo maniwala. Anyway, how's your visa? Approved na ba? Approved na. Well, congratulations. See you in Canada. Sinikap ko talaga makapunta dito para sa'yo. Every time yun na po ba akong dadalawin dito? Oo naman! Magkakasama na tayo palagi. Pero syempre, hindi ako titira dito sa bahay nyo kasi ayokong makaistorbo ako sa daddy mo at saka sa Tita Taylor mo. Mami, I don't like Tita Taylor. Oh, bakit naman na? Because she doesn't know how to cook my favorite food and she doesn't know how to take care of me. Ganun ba? Anak, pagpasensyahan mo na ang stepmom mo, okay? You know, she's not a Filipino like us. That is why she doesn't know how to cook your favorite ginataan and champorado, di ba? Mommy, wala na po ba talagang pag-asa na maging kayo ulit ni Daddy? Look, I love your dad. Pero mas mabuting maging magkaibigan na lang kami. Ay, ganun po ba? Baby, kahit na friends na lang kami, we promise you na we'll do our best to be the best parents you've ever had. So, kumusta naman ang buhay mo dito sa Canada? Eto, medyo naninibago. Hindi ko rin in-expect na mas mahirap ang trabaho ng caregiver dito. At saka nagulat ako na French pa lang salita dito sa Quebec. Well, ganun talaga dito. Mas sinasalita ang French dito kaysa sa English. Bakit hindi ka mag-aral ng French? Yun nga, bala ko nga mag-aral ng French para naman hindi ako ma-out of place dito. Anyway, how's your relationship with Taylor? Ayun, okay naman. Although minsan nagiging issue yung cultural differences namin. Eh, yung pagiging seloso mo, issue din ba? Isa na rin yun. Alam mo naman dito sa Canada, very liberal ang mga tao. Ah, ikaw, Sarah, kailan mababalak hanapin ang love of your life? Naku, wala pa yan sa isip ko. At saka kakasal ka ko lang dito sa Canada. Alam nga namang maghanap ako agad ng love life dito, no? Sarah, nanginayang ka ba nung hindi nag-work ang relationship natin? Well, somewhat nanginayang talaga ako. But then I realized na merong reason kaya hindi nag-work ang relasyon natin. We were too young that time. May mga kanya-kanya pa tayong priority sa buhay. And tingnan mo, it turned out na naging blessing pa yung paghihiwalay natin kasi nakapunta at nakapag-aral ka agad dito sa Canada. Ako naman, naging mas mature ako sa pagharap sa buhay. Mabuti pala kung ganun. Pierre, salamat sa puspusang pag-aalaga mo kay Luke habang wala ako, ha. Huwag kang mag-alala. Ngayong nandito na ako sa Canada, matutulungan na kita sa pagpapalaki sa anak natin. First day ko sa French class. Sana huwag akong mahirapan. Tagal naman ng French instructor namin. Yun, Filipino time.
Sorry class, I'm late. Bonjour. Je m'appelle François Delange. And I will be your instructor for this course. What? Siya magiging instructor ko sa French? Sa dinabi-dabi ba naman ang pwedeng maging instructor? Bakit siya pa? Anak ng tinap ah. Ngayon pa naging small world, no? Grabe. Good afternoon, sir. Oh, it's you. Yes, sir. Ako nga po. It's really a small world after all. Anyway, kumusta naman stay mo dito sa Canada? Well, okay naman. May culture shock lang ng kaunti. So, how about our incident back in the Philippines? Please, kalimutan na po natin yun, sir, ha? Nangyari lang yun siguro kasi pareho lang tayong pagod that time, no? Anyway, I'm Sarah Gatmaitan. François Delange. Bakit tanog-foreigner na ang ninyo, sir? I'm an adopted child. Obviously, Canadian ang couple na nagampun sa akin kaya pinalitan na lang name ko from Jonard Reyes. Oh well, it's a long story. So nice to meet you, sir, François. Well, same here. I hope we'll become friends. Max, mula Jonard Reyes na parang pangalan ng snatcher na nahuli at nire-report sa frontline, napunta sa pangalang François Delange. Biruin mo naman, sa pagkalaki-laki ng bansa, no? In fact, ang Canada ay second largest country in the world in terms of land size. Biruin mo, at sa isang probinsya pa ng Canada na ubod ng suplado at talagang unapologetically French. Biruin mo, sa isang bansa na may populasyon ng 40.5 million na tao. Nagkita pa ang dalawa at teacher pa pala niya sa French language lessons. Mukhang may kinalaman na yata yung tadhana dito, mga kapatid. Ang Quebec kasi ay mahalaga ang salitang French doon. In fact, in Quebec, mga kapatid, ay dating nanawagan para sila ay magkaroon ng autonomy independence, ang separatism. Declare separate state, sariling bansa, pero nga lang nasa loob siya ng Canada. Hanip, no? Alright, pero mga kapatid, je t'aime. Yan ang French for I love you. Magkakasabihan kaya sila na to. Mula mga magkaibigan, magkakilala, eh, mapupunta ba sa mag... Vroom, vroom. Magkasintahan.